Welcome back to my channel. Andito na naman po si Ace para magpasilip sa inyo ng isa na namang educational video about screen printing process. Ang video po natin for today ay isa sa main problem ng mga nagpiprint, which is clogging or pagbabara ng screen. Meron po akong ilang bagay na ginagawa para maiwasan ng pagbabara or solusyon kung sakaling umabot na sa worst case scenario, which is barado na yung screen. So unahin po natin yung mga preventives. Ang number one po na pwedeng mag-cause ng pagbabara sa screen ay kung may malakas ka na hangin sa area. Sobrang bilis po kasi matuyo ng pintura sa screen. So ako po, pagka mag-start po ako mag-print, ang ginagawa ko po, pinapatay ko po yung electric fan. Kung ang location nyo po ay nasa open area, so no choice, talagang prone po sa clogging. Kasi hindi mo naman alam kung kailan hahangin. Siguro ang tip ko na lang po kung nasa open area kayo ay yung mabilis ang kilos. Pero syempre, kailangan maingat po kayo. Then after that, linisin po agad ang screen. Ang sunod naman po natin ay para dun sa mga gumagamit ng blower or heat gun para magpatuyo ng pintura. Iwasan po natin maghagod for the next coat nang mainit pa yung damit. Isa din kasi yan sa pwedeng mag-cause ng pagbabara. Mabilis po kasi matuyo ang pintura sa screen once dumikit po siya sa mainit na part ng damit. Ang sunod po natin is flooding. Hindi po ako sure kung preventive ba na matatawag itong flooding na to. So ano nga ba yung flooding? Ang flooding po na tinatawag ay yung paglalagay ng manipis na amount ng pintura sa kabuuan ng screen. Para po matakpan ang design nang sa ganun na hindi po siya mahanginan habang hindi po siya ginagamit. So, ganito po yan. Okay, so ito po yung flooding na sinasabi ko. Testingin po natin. So, ito po yung flooding na sinasabi ko. After nating makapag-print. So, ayan, may print na siya. Ang ginagawa po sa flooding is yung pintura po, ipa-flood po natin yung kabuuan ng screen para po matakpan yung design para maiwasan na mahanginan. So ganyan po yung flooding. Tapos after kung magpiprint tayo ulit, ipapatong lang natin. Kung gagamitin natin ulit. Yan. Good lang ulit. Tapos, pag gusto natin i-flood ulit, ulitin lang natin. So, ganun po yung flooding. Ganyan po yung flooding. Okay? Sobrang bihira ko lang po gamitin ng flooding. Ginagawa ko lang po siya pagka magte-testing sa mga samples. Ang usually po na gumagamit ng flooding ay yung mga naka-single press at mga naka-rotary machines. Ang next po, ito po talaga yung routine na ginagawa ko para makaiwas sa pagbabara. Paalala lang po, hindi ko po nare-recommend na gawin nyo po ito. Kasi unang-una po, madumi yung proseso. Pangalawa po, kung wala po kayong tiwala sa photo emulsion nyo, mas lalong huwag nyo pong gagawin ito. Pero ipapasilip ko pa rin po sa inyo for the sake of sharing. So ano nga ba ito? Ito po yung tinatawag ko na cleaning and inspection. Bakit po cleaning and inspection? After ko po gamitin ang screen, nililinisan ko po siya. Then after ko po siya malinisan, ini-inspect ko po siya kung okay pa or kung intact pa yung stencil ng design. So ngayon ipapasilip ko po sa inyo yung rutina ginagawa ko, which is cleaning and inspection. Ito po yung isa sa mga preventive para maiwasan po natin yung pagbabara sa screen. So ano-ano nga ba yung ginagamit ko sa paglilinis? Gumagamit po ako ng mahiwagang timba. Charan. Bali, ang gamit ng timba, pinaglalagyan ko siya ng tubig. Since water-based paint ang ginagamit natin pintura, tubig lang po yung ginagamit kong panlinis. So ano pa po yung mga ginagamit ko? Gumagamit ako ng sponge. Yung trabaho naman ng sponge para ma-absorb niya yung yung pintura dito sa screen pag nilinis natin. So ilan ang kailangan natin? Ang ginagamit ko is dalawang sponge. Ito. Mas favorite ko yung luma kasi mas mabilis siya maka-absorb ng pintura or nung dumi dun sa screen na lilinisin natin. So ano po yung ginagamit ko sa paglilinis? Gumagamit din ako ng basahan. So ang trabaho naman ng basahan, after natin i-absorb ng sponge yung pintura sa screen, papunasan natin siya hanggang sa matuyo yung pinaka-stencil niya, yung pinaka-design niya. Okay? So ngayon, testingin po natin. Ito po yung screen na gagamitin natin. Itong screen na to ay nagamit ko na. So ang dumaan sa kanya na t-shirt is 100 pieces. Ayan po sila.
Okay, so ngayon, testing po natin. Ito po yung mahiwaga nating timba na may lamang tubig. Yung sponge nandito na rin. So, ito yung gagamitin natin na screen. Okay? So, ito na po. Ihagod na natin siya. Okay, ngayon po, so tapos na nating ihagod yung paglilinis na sinasabi ko po sa inyo. Ganto-ganto po yung ginagawa ko. Okay, so una yung squeegee, ibabalik ko yung pintura na natira sa lalagyanan. Ang una ko pong lilinisan ay yung squeegee. Gamit yung tubig at yung sponge. So, ngayon, okay na si squeegee, malinis na. Ang susunod naman nating lilinisan ay yung screen. So, eto na po yun. So, kung meron siyang mga tira-tira na pintura, kunin lang natin, balik natin dun sa ano. Ibalik natin dun sa lalagyan. Para hindi sayang. So, after nun, ito na si sponge na galing sa timba, sa mahiwagang timba. So, pupunasan natin yung screen. Ayan. So, ganito yung ginagawa ko. Medyo madumi lang talaga siya. Tapos, sa likod. Tapos, ulitin lang natin siya. Yan. After kong mapunasan yung screen ng sponge, pupunasan ko naman siya ngayon ng basahan. Pagka medyo na-absorb na nung unang basahan yung tubig, gamitan natin ulit siya ng isa pang basahan para mas matuyo yung nandun sa loob ng stencil. So, tayo na yung nandun sa loob ng stencil, ang papatayuin na lang natin ay yung mismong screen, yung walang design. So, eto na siya. Okay, re-remain ko lang po ulit kayo na wag nyo itong gagawin kung wala kayong tiwala sa photo emulsion nyo. Okay? So, ngayon po, naipasilip ko na po sa inyo yung routine ko ng paglilinis ng screen. So, yun po ang ginagawa ko para ma-prevent ko po na hindi mabarahan po yung screen. So, ang tanong, tuwing kailan po ako naglilinis ng screen? Actually, meron ako dito na 20 tables for 20 shirts. Yun po yung isang set ko, 20 pieces. So, for example, doon po sa isang kulay, ang gagawin ko po is 2 or 3 coats. O, ipagpalagay na natin na 3 coats. So, ang gagawin ko, tatapusin ko muna yung 3 coats ng 20 pieces bago ko linisan yung screen. So, ganun lagi yung routine ko. So, tapos na po tayo dun sa mga preventive na pwede natin gawin para hindi mabarahan yung screen. Punta naman po tayo ngayon dun sa pinaka-worst. Kung talagang hindi na kaya ng mga preventive na paglilinis, for example, nabarahan na. So, ano ba yung pwede natin gawin na just in case talagang nabarahan na yung screen natin? So, may dalawang klase ng bara, isang konti tsaka isang marami. So, kung mga spot-spot lang na bara, pwede tayong gumamit ng aspile, tusok-tusokin lang natin. For example, ito. Actually, walang bara to. Nilagyan ko lang ng bara para maipakita ko sa inyo. So, for example, ito.
Nakikita nyo ba yung red na yan? Yan. Yung red. So, pagka mga ganong klase yung bara, mga ispat-ispat lang, pwede nating gamitan ng aspile. Yan, pwede nating gamitan ng aspile. So, tutusok-tusokin lang natin yung ano, yung part na may pintura, yung part na may bara. So, parang ganito siya. So, kunyari, ito ulit ha. Ayan ha. So, tatapatan mo lang ng basahan. Tatapatan mo lang ng basahan. Para makita mo yung bara, tapos saka mo siya tusukin. Okay, so, ganun lang tutusok-tusokin mo lang siya para mawala yung pintura. So, okay yun, wala na yung bara. Wala na siya. Okay. Okay, so ngayon, punta naman tayo dun sa screen na maraming bara. Yung tipong hindi na kayang tusok-tusokin. So, ano ba yung pwedeng solution pagka yung screen medyo maraming bara? So, pwede tayong gumamit ng screen opener. Ito na yung huling option natin kung talagang marami yung bara ng screen. So, te-testing yun natin. Ito yung gagamitin natin na screen. Actually, nilagyan ko rin siya ng bara. Wala talaga siyang bara. Para may maipakita ako sa inyo. Okay? So, ito yung nilagay ko na bara. Yan yung kulay red na yan. Okay. Paano ba i-apply ang screen opener. So, yung screen opener, chemical siya na ginagamit para mapalambot niya yung ano, yung pintura doon sa stencil. Then after that, pagka napalambot niya na, pupunasan lang natin ng basahan para totally mawala yung pintura. So, paalala lang sa pag-apply ng screen opener, dapat medyo mabilisan lang. Kasi kung hindi matibay yung photo emulsion na ginamit mo, may possibility na masira ng screen opener. So, kailangan isang mabilis lang talaga yung pag-apply. Okay? So, ipupunas nyo lang siya harap tsaka likod. Ayan, kung nakikita nyo, kumapit na yung kulay red doon sa basahan. So ito na 'yon, wala na po yung kulay red na bara nung ano, nung screen. Ayan. So 'yan po yung gamit ng screen opener. Ito na po yung huling solusyon kung talagang marami yung bara ng screen. So isang paalala ulit na pagkatapos yung i-apply yung screen opener sa screen tapos natanggal na yung bara, huwag niyong kalimutan hugasan yung screen para mawala yung amoy niya, para hindi kumapit dun sa tatatakan yung damit. Kasi ang amoy nung screen opener is parang amoy thinner. So mas mabuting pagkatapos yung applyan ng screen opener is hugasan niyo muna siya. So okay. At syempre, dapat hanggang sa huling part kasama ko kayo. So, ano pang hinihintay nyo? Isang mabilis lang! Tara!
watching. Don't forget to like, share, and hit the notification bell para updated kayo sa mga bago kong uploads na video. And of course, don't forget to subscribe. 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 iSpot TV.